Babasahin ko sa Deuteronomy chapter 6 verse 25. Ito yung definition, ano ang righteousness? Unang verse ito, Deuteronomy chapter 6 verse 25. Ganito ang nasusulat sa English. And if we are careful to obey the covenant laws of Yahweh, our Elohim, as He has commanded, that will be our righteousness. So ano ang sinasabi? Careful obedience, maingat na pagsunod sa covenant laws. Yan ang righteousness. Hindi po basta pag-ibig lang. Ang sinasabi is, kung tayo ay ingat sa pagsunod sa kautusan ng tipan, covenant laws na ibinigay ng ating Yahawa Alahayam na kanyang ipinag-utos, yan ang pagiging makatuwiran. So covenant pa rin. So kahit anong gawin ng sino man, magtuwad-tuwad ka man dyan dahil ikaw ay gumagaya-gaya sa itinuturo namin. Kahit anong gawin ng pag-ibig daw sa kapwa. Useless po yan. Hindi po yan ang pamantayan. Hindi yan ang parameter. Hindi yan ang sukatan para matawag kang righteous na tao. Covenant. Yan ang nasusulat sa Deuteronomy chapter 6 verse 25. Yung pangalawang teksto sa kasulatan. Matatagpuan sa Ezekiel chapter 18 verse 9. Ezekiel chapter 18 verse 9. He follows my laws and decrees and faithfully obeys my covenant. That man is righteous. He will surely live if declares Yahweh Elohim. Sinusunod niya ang aking mga kautusan at siya ay tapat na sumusunod sa aking covenant, tipan, ang taong yan ay makatuwiran, siya ay mabubuhay. Yan ang idineklara ng ating Aba Yahweh. Dalawang verse na nagtuturo sa atin kung ano ba talaga ang righteousness. Yung iba dyan na nagki-claim na basta ako'y ganito, basta ako'y ganun, wala akong inaapakan, wala akong inaapi, may pag-ibig ako sa aking kapwa, righteous ako. Self-righteousness po yan. Hindi po yan ang righteousness na hinahanap sa atin ng ating Aba Yahweh. Covenant ang sukatan. So kung ayaw nila ng covenant, sinisipa nila ang covenant dahil kay Moses lang daw yan. At ang ipinangangalanda kanila ay pag-ibig, love. Hindi po yan ang sinasabi ng kautusan, ng kasulatan. Ngayon, sino pala ang mga righteous na tao? Sino yung mga tao na makatuwiran ayon sa kasulatan? Yung pagiging makatuwiran na totoong makatuwiran. Yung totoong pagiging righteous na sinasabi ng kasulatan. Sino pala mga taong ito? Eh di, yung mga nagpapasakop sa covenant. Lahat ng ayaw magpasakop sa covenant, hindi yan righteous ayon sa pamantayan ng kasulatan. Klarado yan. Kahit anong gawin nilang kabubudbud ng libadura dyan, hindi nila yan matatabunan. Ang mga taong sumusunod lamang sa covenant
ang matatawag na righteous. At sino ito? Basahin natin sa Isaiah chapter 54 verse 17. No weapon forged against you will prevail. And you will condemn every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of Yahweh, and their righteousness is from me, declares Yahweh. Tatagalugin ko. Walang armas na pinagdai ang mananaig laban sa iyo. At bawat dila na aakusa sa iyo ay iyong kukundinahin. Ito ang heritage ng mga lingkod ni Abba Yahweh at ang kanilang pagiging matuwid ay nagmumula sa akin. Yan ang salita ni Abba Yahweh. Nagmumula kay Abba Yahweh ang righteousness na sinusundan natin, na kinatatayuan natin. Bakit galing kay Abba Yahweh ang righteousness natin? Sapagkat tayo ay nagpasakop sa covenant na ibinigay ni Abba Yahweh. Ganun kaklarado yan. Walang libadura na pwedeng sumira dyan. We are righteous. Tayo ay righteous. Bakit? Dahil nananatili tayong tapat, loyal sa covenant. Marami ang mga natitisod. Lumalabas, tumatalon mula sa covenant. Sapagkat sila ay nakatingin sa mga tao, sa kapwa nila. Si OHC daw ay sumasayaw. Si OHC ay nakikipagharutan. Si OHC ay hindi righteous. Ito masasabi ko po sa inyo. Ako po ay normal na tao. Hindi ako abnormal. Marunong akong makisama. Marunong ako makisaya sa mga taong nasa paligid ko. Nakikipagsaya ako, nakikisama ako para hindi sila mangilag sa akin, para sila ay maging komportable sa akin. Para maramdaman nila na hindi ako mahirap pakitunguhan. Ngunit ang bagay na yan ay kanilang minasama. At ipinagkakalat ngayon. Sino ang righteous? Sila ba na may masamang intensyon sa pagpapakalat? O ako na malinis ang budhi na nakisama sa kanila bilang kapatid sa loob ng aking pamamahay? Diyan nyo makikita ang mga taong totoong righteous at likas na masama ang budhi. Katraiduran. Ngunit nakakalungkot na maraming tao ang naguguyo ng katraiduran na yan at pinanghihinaan. Sukdulang iwanan nila ang covenant na ibinigay ng Aba dahil si OHC ay sumasayaw. Si King David ay sumayaw nang nakahubad. Ibig bang sabihin si King David ay hindi righteous? Dahil sumayaw, pumarada pa sa kalsada. Ako'y sa kwarto ko. Yes, tama. Wala silang pinagkaiba sa mga Pariseo. The accusers. Mamaya malalaman nyo kung sino ang accuser. Sino ba talaga ang nag-a-accuse sa atin? Lahat ng munting ipot na akusahan tayo. The accuser
is Satan himself. Ngayon, bakit kailangan nating maging righteous sa loob ng covenant? Bakit? Tanungin niyo ang sarili niyo. Sasabihin niyo, nakakasawa ng pakinggan, righteous, righteous, puro na lang righteousness. Pero bakit ba importante ang righteousness? Kung ayaw mo ng righteousness, huwag kang magbuklat ng Bible. Kung gusto mo love, 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 hindi mo kailangan ng Bible kung yan lang ang gusto mo, love, 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 love. Bakit magkailangan mo pang mag-Bible, Bible? Sali dito, sali doon, kung saan saan sekta na love, love, love ang gusto. E aba, kung love din lang naman, di maglablaban kayo dyan. Di nyo kailangan ng Bible. Then ang Bible ay tungkol sa pinakamalalim na righteousness. Ezekiel chapter 14 verse 20. Diyan nakasulat, bakit kailangan nating maging righteous? Babasahin ko. Ito ang salita ni Aba Yahawah. As surely as I exist, declares Yahawah Al-Hayab, even if Noah, Daniel, and Job were in it, they could save neither son nor daughter. They would save only themselves by their righteousness. Ang sinasabi ng verse is, kahit si Noah, o si Daniel, o si Job, ay hindi kayang magligtas ng kanilang asawa o anak o apo. Dahil ang magliligtas ay ang pagiging righteous. So righteousness equals salvation. Yan. Kaya kailangan nating maging righteous. Because righteousness equals salvation. Righteousness equals salvation. At ano ang righteousness? Obedience sa covenant. So kung ikaw ay hindi sumusunod sa covenant, ikaw ay hindi righteous. At kung hindi ka righteous, huwag kang umasa ng salvation. Ganun kasimple. Hindi ba? Ganun yung kasimple. Kanina inilatag natin, sabi natin, ano ang righteousness? Ang pagsunod sa covenant. Kung ayaw mo ng covenant, ibig sabihin, hindi ka righteous. At kung hindi ka righteous, ayon naman sa Ezekiel 14:20, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. Bakit? Ang kaligtasan ay dahil sa righteousness. Ezekiel chapter 14 verse 20. Covenant ang magliligtas. Yan ang tinatawag na covenant of salvation. So kung hindi ka nasa loob ng covenant at ikaw ay tumalon at ikaw ay sumunod sa mga nagkora, huwag kang aasa. Feeling mo lang kasama ka. Pero hindi, unawain yung mabuti ang nakasulat. Kaya pagdating ba ng panahon kung humarap kayo kay Aba Yahawah, kay King Yahawah siya. At sinabi sa iyo, bakit mo iniwan ang aking covenant? Sasagot ka ba? Eh kasi si OEC sumasayaw eh. Ganun ka ba? Ka-stupid. Sorry for the word. Katangahan po yan. Bakit ka umalis? Nasa loob ka na ng covenant. Bakit tinalikuran mo ang aking covenant? Yan ang tanong sa'yo ni King Hawasai. Sagot mo, si Oichi kasi kumakanta na
ang mikropono ay baygon? Ganun ka ka-stupid. Ngayon, may kasabihan tayo dito, sabihin na natin kasabihang Pilipino, kasabihang Pinoy. Nasabi nila, sa 10 ginawa ko, isa lang ang beses akong nagkamali. Baliwala na ang lahat ng aking nagawang mabuti. Yes, baliwala na po. Yung mga sa simula gumagawa ng mabuti, unang narinig nila ang tungkol sa OHC. Gumawa ng mabuti, pumasok sa covenant. Tapos tumalikod. Akala nilang isisave sila noong mga kabutihang ginawa nila. Hindi po. Kahit 1,000 kang beses gumawa ng mabuti at ikaw ay nagpakasama pagdating ng 1,001, wala na po ang 1,000 mo na mabuti. Goodbye na yun. Ezekiel chapter 18 verses 21 hanggang 24. Sa verse 21, but if a wicked person turns away from all the sins they have committed and keeps my covenant laws and decrees and does what is just and right, that person will surely live. They will not die. Ang masasamang tao, wicked. Buong buhay nila, wicked sila. Pero biglang nagbago, pumasok sa covenant. Ang taong yan ay maliligtas. Kalilimutan ng Aba ang kanyang lahat ng ginawang masasama. Pero pagdating sa verse 24, but if a righteous person ha, turns from the righteousness, ibig sabihin tumalikod sa covenant, and commits sin, and does the same detestable things the wicked persons do, will they live? Mabubuhay ba sila? Maliligtas ba sila? Righteous na tao, 1,000 times righteous, tumalikod pagdating ng 1,001. Kasi si OEC sumasayaw eh. Tumalikod, tumalon, umalis sa covenant. Ano ang sinasabi ng verse 24? None of the righteous things that person has done will be remembered. Mababaliwala ang lahat ng mabubuti na kanyang ginawa. Goodbye. Because of the unfaithfulness, dahil sa kanilang kataksilan, they are guilty. And because of the sins they have committed, they will die. Ang kataksilan pala ay kasalanan. Ayan o ha, Ezekiel chapter 18 verse 24. Because of the unfaithfulness they are guilty of and because of the sins they have committed, they will die. Bakit yung unfaithfulness o hindi pagiging tapat? Bakit kasalanan yan? Diba sinabi ng Alhayam, I am a jealous Alhayam. Kapag hindi ka tapat sa akin, ikaw ay nagkakasala. Sapagkat ang ating alahayam ay mapanibughuin. Kapag sinabi niyang ayokong makikita na kayo'y nakikipagmabutihan doon sa mga nagkora, so be it. Iwasan mo, block sa Facebook. Sapagkat ang alahayam ay mapanibughuin. Sa panahon ng Kora, anong sabi? Ni huwag ninyong hahawakan ang anumang bagay na mula sa kanila.
Tapos marami sa inyo ang nakikipag-ut-utan dila ng Marites mula sa Korah. So yung medyo mahihina-hina ang pundasyon, lagapak, dapa. Sinong may kasalanan? Kayo. Bakit? Hindi kayo sumunod sa instruction. Paulit-ulit kong sinabi from the very beginning, huwag ninyong akalain at huwag ninyo akong i-imagine na parang sina San Pedro na ipinoprosesyon na may halo sa ulo. No. Dahil ako ay isang normal na tao. Tao with bone and flesh. Kaya anong sabi ko? Tumingin kayo at makinig kayo sa covenant, sa mga mensahe, at huwag sa akin. Kung mabaho ang utot ninyo, ganun din ako. Kaya huwag kayong titingin sa akin. Tumingin kayo sa covenant. Nakakatawa lang. Ayoko na kay OHC kasi mabaho ang utot ni OHC. Ganon? Ganon ba kayo kababaw? Righteousness in the last days. Pakinggan nyo itong mabuti. Sa mga huling araw, ano ang kalagayan ng ating righteousness? Anong sinasabi ng kasulatan tungkol sa righteousness pagdating sa huling araw? Kasi kinontrast ito eh. Mula sa panahon ni Daniel, papunta sa panahon ni John Revelator. At 1,000 taon po yan. Sa Daniel chapter 12, verse 10. Verse 9 hanggang 10. Ganito ang nasusulat. He replied, "Go your way, Daniel, because the words are rolled up and sealed until the time of the end." Anong sabi? Humayo ka, Daniel, sapagkat ang salita ay nabalot at ito ay sinaraduhan, selyado, hanggang sa dulo ng huling panahon. So hindi na i-preach ito ni Daniel, hindi niya ito inilabas dahil pinagbawalan siya, huwag mong ilalabas yan dahil hindi pa napapanahon. Pagdating sa verse 10, many will be purified, made spotless, and refined. But the wicked will continue to be wicked. Ang masasama ay magpapatuloy sa kanilang kasamaan. None of the wicked will understand, but the righteous will understand. Ang sabi ay, marami ang malilinisan, marami ang madadalisay at walang bahid. Ngunit ang masasama ay magpapatuloy sa kanilang kasamaan. Wala sa masasama, walang makakaunawa. Tanging ang mga makatuwiran o righteous will understand. Ang mga righteous lang ang makakaunawa ng mga salita na sinilyuhan. Ano nga ulit? Paano nga tayo matatawag na righteous? Covenant. Magpasakop ka sa covenant. Pag nagpasakop ka sa covenant, then you become righteous. Pag ikaw ay naging righteous, doon mo palang mauunawaan ang lahat. Ganyan kaimportante ang righteousness. Tingnan mo, noong itong ex-priest na tinanggal ko, galing dyan sa Mindanao, tinanggal ko, noong siya ay nasa loob ng covenant, nauunawaan niya.
Nung sinipa niya ang covenant, wala na siyang naunawaan. Alam ko umiikot ang kanyang kasinungalingan, mga panluloko na katuruan. Biruin niyo mga kapatid, ang sinasabi niya ngayon, wala daw pangalan ang Ama. Wala din daw pangalan si King Yahawashai. Wala daw pangalan. Sapagkat yun daw, yung YHWH daw ay honorific title lamang. Titulo lamang. Hindi daw yun pangalan. Wala daw pangalan. Siguro ko narinig nyo na yan. Umiikot yan. Paninira sa akin eh. Mali daw ang turo ko. Wala daw pangalan ang Ama. Ay napakasinungaling talaga nitong si Jovenil. Napakasinungaling. Ang daming naloko. Kaya pinangalanan ko na. Para kayo ay mawarningan. Narinig niyo ang kalokohan niya. Wala daw pangalan. Teka lang. Sa Our Father daw eh. Ang nakasulat lang daw ay Ama namin. Hindi niya dinugtungan eh. Pinutol niya. Ang nakasulat ay Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan mo. O ayun, may pangalan. Grabe ka, Jovenil, manloko ng kapwa mo. Hindi sinabi na, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang honorific title mo. Nakita nyo na, kapag ang isang mangmang ay pilit nagdudunong-dunungan, hindi ko alam kung mangmang talaga siya, unanuloko na talaga. Wala daw pangalan. E paano yung Our Father in Heaven, Holy be your name. Hindi sinabing Holy be your honorific title. E mali pala ang Messiah nung nagturo siya ng prayer. Dapat koreksyonan ni Jovenil yung Messiah. Messiah, mali yung turo mo. Wala siyang name eh. Nakita niyo na kung anong kalokohan itong mga ginagawa, nitong mga nagkora. None of them will understand the words. Why? Kasi sinipa na nila ang covenant ng kaligtasan. The covenant of righteousness, sinipa na nila. Wala ng pag-asa yan. Natatawa lang ako. Nasaan ang Holy Spirit ng mga taong ito? Bakit hindi nila maintindihan ang Holy be your name? O ayan may pangalan. Tapos sasabihin nila, walang pangalan. Honorific title lang. Nasaan ang Holy Spirit nila? Yan ba ang turo ng Holy Spirit nila? Jovenil, pakisagot mo ako dyan. Yan ba ang turo sa iyo ng Holy Spirit mo? Ang tanggalan ng pangalan ang Ama? Samantalang ang itinuturo ng Messiah ay sambahin ang ngalan mo. Tapos sasabihin mo, walang pangalan? Ngayon ito, mga kapatid, sino ang yumuyurak sa pangalan ng Ama? Sino? Si Satanas. So, itong mga tao na nagsasabi, lahat dinidiscredit ang pangalan, mga kampon ni Satanas yan. Kaya sinasabi ko, huwag kayong nakikipag-ut-utan dila sa mga yan. Isa pa, di ba manasusulat sa kasulatan? Kapag kayo ay nanalangin, hingiin nyo sa pangalan ko at ito'y ibibigay sa inyo. Again, ask in my name. Oh, may pangalan. Paano yan mga Kora? Ha, Jovenil? Paano yan? Sinasabi nyo walang pangalan. Ginawa nyo namang sinungaling ang Messiah na sinabi ng Messiah na ask in my name. Hindi niya sinabing ask in my honorific title. See? Anong Holy Spirit ang kiniklaim ninyo? Ang galing ninyong magkunwari. Honorific title daw. Holy Spirit daw. Yan ang turo sa inyo ng Holy Spirit. Espiritu ni Satanas yan eh, na lumalabas sa bibig ninyo. Makarating sa inyo ito, iparating nyo itong message ko.
mga kampon ni Satanas? Do I have the right to condemn their tongue? May karapatan ba ako na husgahan ang kanilang mga dila? Yes. Isaiah 54:17. Every tongue that will rise against you in judgment, you will condemn, given ang authority. Now I condemn. Ang salita ni Daniel at ang salita ni John Revelator ay magkatugma. Matatagpuan sa Revelation chapter 22 verse 10 hanggang 11. Ganito ang sinasabi. Then he told me, "Do not seal up the words of the prophecy of this scroll, because the time is near." So pansinin ninyo, kung si Daniel ay sinabihan na isil mo ang words na yan, huwag mong ilalabas. Pero pagdating kay John Revelator, anong sabi? Huwag mong isil, ilabas mo. Sapagkat nalalapit na ang panahon. Sa verse 11, kagaya din ay sinasabi ni Prophet Daniel. Verse 11, "Let the one who does wrong continue to do wrong. Let the wicked person continue in their wickedness." Pagpatuloy sila sa kabuktutan nila. Samantala, yung mga makatwiran, "Let the righteous continue in righteousness. And let the holy person continue in holiness." So wala nang pag-asa yan. Yung mga biko ay magpapatuloy sa kanilang pagiging biko. Ang mga baluktot ay magpapatuloy sa kanilang pagiging baluktot. Ang masasama ay magpapatuloy sa kanilang kasamaan. Sukdulang yurakan nila ang pangalan ng ating Aba Yahawa and King Yahawashai. Wala daw pangalan. Grabe ang mga taong ito. Hindi lang kautusan ang sinalaula, kundi pati ang pangalan ng Ama. Pangalan ng Mesiya. So clearly, ito ay workings, ito ay gawa, ito ay espiritu ni Satanas na pumasok dito sa mga taong ito. Dahil kung hindi yan espiritu ng Diablo, manginginig sa takot ang mga yan na apakan ang pangalan ng ating Ama at Mesiya. Yan ang totoo. Meron pa akong isa nagsasabi. Narinig pa ako. Sabi niya, "Masaya sa labas ng covenant." Ay, isa nga naman. Kasi anything goes. Pwede nilang gawin. Yan. Puro kasinungalingan na ang inilalabas. Bakit? Because there is no truth in them. Because their father is Satan the devil. Di na nila alam ang totoo sa kasinungalingan. Walang katotohanan sa kanila. Bakit? Mga anak sila ng Diablo. Paano kung nasabing anak ng Diablo? Niyuyurakan ang covenant. Niyuyurakan ang pangalan ng Aba. Niyuyurakan ang pangalan ni Messiah Yahawashai. Wala daw pangalan. Pero samantala, sinasabi ni Messiah Hawashai, "Our Father in heaven, holy be your name." Sambahin ang ngalan mo. And here comes si Satanas sa pagkatao ni Juvenil na nagsasabi, wala siyang pangalan. See? Hindi po makakalusot sa akin ang mga ganyang gawain. Hinding-hindi. Okay lang sa akin, hindi ko na ipagtanggol ang sarili ko, pero ang pangalan at pag yan ang yuyurakan, makikipagpukpukan ako.
So ang mensahe ko sa kapatiran, magpatuloy kayo sa covenant. Panatilihin ang righteousness gaya ng sinabi ng ating priest kanina. Loyalty. Loyalty. Faithfulness. Permanence. Sa Matthew chapter 6 verse 33, ganito ang sinasabi. But rebuild first his heavenly kingdom and seek his righteousness and all these things will be added unto you. May pangako na reward, di ba? May kapalit eh. May reward yung pagsunod eh. Hanapin mo ang kanyang pagiging makatuwiran at ang mga bagay na ito ay ibibigay din sa iyo. So ano yung ipinangako ng covenant sa mga righteous na tao? Balikan natin ang covenant. Ano bang bumabalot sa covenant? Ano bang meron sa loob ng covenant? Na kapag sinunod natin, nagpasakop tayo, tayo ay magiging righteous. Anong naroon? Mababasa sa Deuteronomy 8:18. Deuteronomy 8:18. Ano ang kapalit ng pagsunod natin sa covenant? Ito. But remember Yahweh your Elohim who gave you the power and authority to claim wealth to fulfill his everlasting covenant which he swore with your ancestors. Covenant na sinumpaan ni Aba Yahawa sa ating mga ninuno. Nakapaloob pala doon ang kapangyarihan at kakayahan na i-claim natin ang kayamanan na kanyang ibinigay at sinasabi na the wealth of the wicked will be transferred to the righteous. Bibigyan tayo ng kapangyarihan upang mangyari yan. Yan ang kanyang reward kung tayo ay magiging righteous sa loob ng covenant. Ayan o, puro covenant to. Hindi pwedeng paghiwalayin ang covenant at righteousness. Hindi po pwedeng paghiwalayin yan. Ang sino man na nagkiklaim na siya ay righteous, dapat ay sumusunod sa covenant. At ang sino mang nagkiklaim na sumusunod sa covenant ay nagiging righteous. Covenant equals righteousness. Kaya uulitin kong muli. Sinabi ng ating Elohim, I am a jealous Elohim. At sinabi din ni Messiah Yahawashi, he who is not with me is against me. Walang neutral. Silang wala sa akin ay kalaban ko. Yan ang Tagalog niyan eh. Is against me. Ay kumakalaban sa akin. And he who does not gather around me will scatter. Lahat ng hindi nagtitipon sa paligid ko ay mawawasa, magkakalat. Napakasimple lang po. Hindi po kayo maililigtas ng tungkod ng kaligtasan kuno. Tungkod po yun ng kapahamakan. Meron pang isang ex-priest, nagpipreach na ngayon, ang katuruan ay may tungkod ng tinapay. Saan yan sa Biblia? Ay, yung isang kasama nila, bigyan nila ng tungkod kasi pipilay-pilay.
Kasi ang paa eh. Yun, ang bigyan nila ng tungkod. Yun ang nangangailangan ng tungkod. Dito ay pinagduduldulan nila ang tungkod. Sila ang nangangailangan ng tungkod. May kasama silang pilay. Yun, bigyan nila ng tungkod. Tungkod ng kapahamakan. Pasensya na kayo mga kapatid. Ganito talaga ako magsalita. Gaya ng sinabi ko mula sa simula, mga unang video ko pa lang. Straight at matalas akong magsalita. Dahil hindi po ako pastor, hindi ako nag-aral ng pagkaministro, hindi ko pinag-aralan ang mga matatamis na pananalita. Yan ang ginagamit ng mga pastor at ministro upang makapanlinlang matamis na pananalita. Ngunit sa loob ay lason pala. What you see is what you get from me. What you hear is what you get from me. Nothing more, nothing less. Straightforward ako magsalita. Prangka. Hindi pa ako marunong mag-construct ng banal-banalang pananalita sapagkat hindi ko pinag-aralan ang pagiging banal-banalan. Hindi pa ako marunong yan, kahipokritahan yan. Ang galing nila magsalita, akala mo kung sinong mga anghel ang tunada. Pero ang sinasabi, walang pangalan siya. Diba? Panluloko lason. Ingat. Ako, matigas ang dila, matigas ang salita, sapagkat ako'y may kunting pagkabisaya, anong magagawa ko? Ang importante, katotohanan ang sinasabi ko. At hindi doktrinang lason. Yan lang ang maipagmamalaki ko sa buhay ko. Hindi ako marunong gumawa-gawa ng mga libadura-libadura dyan. Pero kung sasabihin na ako'y walang pagmamahal sa kapwa, nagkakamali sila. Kung sasabihin na ako'y walang pag-ibig, nagkakamali sila. Ang pag-ibig ko ay inilalagay ko sa righteousness. Kailanman, hindi ko iibigin ang gawain na unlawful and unrighteous. Hindi pwede sa akin yan. Tagpas kung tagpas. Kahit na nagkasama na tayo sa simula pa lang. Lagi kong sinasabi, magsasama tayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Pero lumagay ka sa ayos. Tandaan natin ang sinabi ni Prophet Ezekiel. Lahat ng ginawa niyong mabuti ay mababaliwala kapag gumawa kayo ng masama. Hindi mo pwedeng iraso na gumawa naman ako noong mabuti ah. Wala na po yun. In the same manner, ang isang masamang tao na gumawa ng tanang buhay niya puro kasamaan at ngayon ay nagbalik loob sumunod sa covenant, mawawala rin ang mga masasama niyang ginawa. That is the principle ng ating abayahawa kapag siya ay nagre-render ng justice. Laging by default yan. Gumawa ka ng mabuti, you will live. Pero kahit mabuti ka nun, gumawa ka ng masama, you will die. Yan lang po, ganun kasimple, hindi komplikado. I hope clear ang message ko sa Sabat na ito. And congratulations sa MOE, SMU, dahil nakikita ko ang improvement ng ating Sabat service on Zoom. Ang sunod nating pagtutuunan ng pansin ay yung standardization ng Sabat worship on site sa mga house of prayers. Kasi napapansin ko, iba-iba, kanya-kanya ng style. Gusto kong maging standard dyan, nationwide and worldwide.
Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta at nagtatanggol sa kawan. Ipagpatuloy nyo yan. Huwag ninyong hahayaan na ang kasamaan at kasinungalingan ay manaig laban sa ating covenant, laban sa kawan, o laban kahit kanino man sa atin. Fight kung kinakailangan. What I'm saying is, fight in reason. Huwag kayong gagamit ng dahas. It's not what I'm saying. So let me dismiss every one of you. Not dismiss, may program pa yata na susunod. Let me end, rather, my message with the blessings to all of you, lahat kayo. Mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Mula sa syudad hanggang sa kaduluduluhan ng mga tribo sa bundok. Let me pronounce the blessings to you. In the name of King Yahawashi and above all, Abba Yahawah, our Father. Be blessed, everyone. Happy Sabbath. Shalom.